Isa sa popular na mga grupo ngayon sa showbiz ay ang The Gold Squad, kung saan ang orihinal na miyembro nito ay sina Andrea Brillantes, Francine Diaz, Seth Fedelin at Kyle Echarri. Paano nga ba nabuo ang The Gold Squad at ano-ano ang ilan sa mga kontrobersyang kinasangkutan ng mga miyembrong sina Andrea, Francine, Seth at Kyle? The Philippines Showbiz List presents mga kontrobersya na kinasangkutan ng The Gold Squad. Nabuo ang grupong The Gold Squad ng magkasama-sama sina Andrea, Seth, Francine at Kyle sa top-rated kapamilya afternoon drama Nakaden ng Ginto na nagsimulang umere noong October 2018 at tumagal hanggang February 2020. Dito rin nabuo ang love teams na Kaisine, nina Kyle at Francine at Seth Drea, nina Seth at Andrea. Ang young actress na si Andrea Brillantes ay bata pa lang na magsimula ito sa mundo ng showbiz. Lumabas na siya sa ilang programa ng ABS-CBN at mas lalo pang nakitaan ang galing sa pag-arte sa pagganap na kontrabida bilang si Marga sa seryeng Kaden ng Ginto. Nagsimula naman ang karera ni Francine Diaz na mapasama siya sa mga serye ng ABS-CBN kung saan siya ay nabigyan ng mga supporting roles. Ang seryeng Kaden ng Ginto kung saan siya ay gumanap na bida sa karakter na Cassie ang naging daan para kay Francine na maipamalas ang kanyang kakayahan sa larangan ng pag-arte. Ang 18 years old na si Kyle Echarri naman ay unang nakilala sa season 2 ng The Voice Kids Philippines at kalaunan ay sumubok sa pag-arte at napasama sa seryeng Kaden ng Ginto bilang si Christoph. Nagsimula naman ang karera ng 19 years old na si Seth Fedelin sa showbiz nang pumasok siyang housemate sa Pinoy Big Brother 8. Sa seryeng Kaden ng Ginto ng ABS-CBN, nakilala ang aktor at nagpamalas ng kakayahan sa pag-arte kahit nabaguhan pa lang sa industriya sa pagganap niya sa karakter ni Mikoy. Sa Kaden ng Ginto, unang nabuo ang pagsasama ng apat na miyembrong sina Andrea, Francine, Seth at Kyle. Dahil dito mas naging malapit at mas nakilala nila ang pagkatao ng bawat isa. Naging magkaibigan silang apat. Hindi rin daw maiwasan na magkaroon sila ng mga tampuhan, ngunit naaayos naman daw nila agad ito. Naging daan din ang grupo nilang The Gold Squad para magkaroon pa ng maraming proyekto. Lumabas sila sa mga shows, commercials, TV series at maging sa pelikula. Sa tagumpay ng The Gold Squad, hindi may pagkakailang isa ang grupong ito sa hinahangaan sa showbiz. Sa kabila ng kasikatan, ay hindi nakaligtas ang mga miyembro sa mga intrigang binabato sa kanila. Di kasi maiwasan ng ilang netizens na ikumpara at punahin ang kanilang mga katangian at kakayahan. May kanya-kanyang tagahanga o fans club ang bawat isa at may mga love teams na inaalagaan. Seth Drea o Kyle Drea? Sa mundong kanilang ginagalawan, isa ang senos sa ugat ng di pagkakaunawaan. Tulad na lamang na malink si Kyle sa ka-love team ni Seth na si Andrea Brillantes. Matatanda ang agad na kumalat at pinag-usapan ang larawang ipinost ni Kyle sa kanyang Instagram kung saan makikitang magkasama sila na kanyang co-star na si Andrea na naliligo sa beach. Agad na nag-trending online ang naturang larawan na naging ugat ng pag-aaway ng kanilang mga fans at naging palaisipan sa mga netizens kung may tension bang namamagitan sa magkakaibigan. Sa isang panayam nilinaw ni Andrea na very special friend niya si Kyle at walang namamagitan sa kanila. Sa isang interview sa Tonight with Boy Abunda, ipinaliwanag din na Seth at Kyle na walang hidwa ang namamagitan sa kanila. Tinanong din ni Seth si Kyle kung naging sila ba ni Andrea. Agad namang sinagot ito ni Kyle ng no, na magkaibigan lang sila ng actress. Bago pa man pumasok si Seth sa seryeng Kaden ng Ginto at nakilala sa love team na Seth Drea, nauna nang ipinagtambal sina Kyle at Andrea. Ang pag-walkout ni Kyle at pag-bash kay Andrea. Sa isang vlog na Sagot o Lagot Challenge sa The Gold Squad noong 2021, na itanong nila Jane Oineza at RK Bagatsing sa apat na kung may ilalaglag silang isang miyembro na dapat hindi yung ka-love team nila, sino yon? Mabilis naman na sumagot si Andrea na si Kyle ang ilalaglag niya dahil bully raw ito. Sumunod naman si Seth at piniling si Kyle din ang ilalaglag. Nag-umpisa lang magtampo si Kyle at tuluyang nag-walk out nang sabihin ng ka-love team niyang si Francine na siya din ang pinili nitong ilaglag. Sinundan siya ni Seth at bumalik kasama si Kyle, ngunit makikita sa mukha ni Kyle ang pagkadismaya. Agad na kumalat ang naturang video at nagbigay ng espekulasyon sa kanilang mga tagahanga kung may di ba sila pagkakaunawaan at bakit pinagtulungan nila si Kyle.
May ilang nagsabi naman na hindi sports si Kyle at na-attitude ito. Naglabas naman ng paliwanag si Andrea sa naturang issue na kung bakit siya lang ang pinupuntiryang i-bash. Siya umano ang tinanong pero di lang siya ang sumagot. Kaya wag daw siyang sisihin kung bakit nag-walk out si Kyle. Dahil sa pahayag na ito ni Andrea, may ilang netizens ang napataas ng kilay dahil parang lumalabas na gusto pang ibaling sa mga kaibigan nito ang sisi imbis na manahimik. May mga nagtanggol din kay Andrea at nagsabing huwag ibagsak sa kanya lahat ng sisi. Ipinaliwanag din ni Andrea na okay sila ni Kyle at normal lang sa kanila ang mag-asaran. Aminado naman si Kyle na offend siya sa nangyaring yon, ngunit nakaraan na yon at magkaibigan pa din silang apat kaya walang dapat ipag-alala. Kai Chi. Sa pagpasok naman ni Kyle bilang housemate sa Pinoy Big Brother Community Season 10 noong 2021, nagsimula ang panimagong intriga laban sa kanya nang malink ito sa kanyang co-housemate na si Chi Filomeno. Nagkaroon ng fans ang 25 years old na si Chi at Kyle dahil sa nabuo nilang samahan sa loob ng Pinoy Big Brother house. Tinawag pa ang love team nila na Kai Chi. Bagamat sandali lang nagkasama sa loob ng BBB house, mabilis na nagkapalagayan ng loob sina Chi at Kyle, dahilan para magkaroon sila ng following. Aminado si Chi na nagkaroon sila ng matibay na bond ni Kyle. Sa katunayan, inamin ni Chi na bago pa man sila maging BBB housemates, pinapadalhan na siya noon ng private messages ni Kyle. Hindi raw ito pinapansin noon ni Chi dahil hindi naman talaga sila magkakilala. Si Kyle din daw ang unang bumabati sa kanya kapag nakikita sila sa ASAP natin to. Nagbago raw ang tingin ni Chi kay Kyle na magkasama sila sa BBB house. Inamin din ni Chi na crush niya si Kyle ngunit huwag daw bigyan mali siya ito dahil tanging magkaibigan lang sila. Bagamat suportado raw ni Chi ang love team ni Kyle kay Francine Diaz, sinabi nitong iba rin ang nabuong samahan nila ni Kyle. Inamin naman ni Kyle na may boundary sila ng ka-love team niyang si Francine. Dahil dito may ibang fans ang nagalit kay Kyle at Chi, hindi daw kinukonsidera ng dalawa ang mararamdaman ni Francine, na natili namang tahimik si Francine sa naturang issue. Francine, totoo ba? Kahit na si Kyle at Francine ay magka-love team, ay hindi pa rin maiwasan ng netizens na ipareha si Seth at Francine dahil kitang-kita ang di maitatangging chemistry ng dalawa. Sa isang fanpage TikTok account, makikita ang isang clip kung saan kuha ito sa vlog na magkakasama ang KDG Teen Stars. Hinahampas nila ng unan si Kyle, maging si Francine ay nakihampas rin. Maya-maya pa nagsalita si Seth, "Huy, teka lang, inaawan niyo naman si Kyle eh." Pero mas nakakagulat nang sabihin ni Kyle kay Francine, "Buti ba boyfriend mo, mas may pakis sa akin." Napatingin si Seth sa likod ng camera at nagtakip ng una na para bang nahihiya. Hindi din nakaimik si Francine sa sinabi ng kanyang co-star. Bukod dito, napansin din ng kanilang fans na iba ang tingin ng former BBB housemate sa dalaga. Mapapansin din na ang tila gulat na reaksyon ni Francine sa narinig. Sa hiwalay na video, sinurpresa rin na Seth at Kyle ang dalawang aktres at binigyan natin isang bouquet of flowers. Si Andrea ang nasa harapan ni Seth pero makikita na ang tingin nito ay nasa kay Francine. Hindi naman ito imposible kung sakaling may relasyon ang dalawa dahil inamin ni Seth na jojowain niya din daw si Francine base pa rin sa isang TikTok video. Sinabi ito ng aktor sa isang vlog kung saan gumawa sila ng jojowain o tutropahin challenge. Friendship over? At nitong January, sa pagpasok ng taong 2022, muling inulan ng kontrobersya ang mga miyembro ng The Gold Squad na sina Seth, Francine at Andrea. Nag-umpisa di umano ito dahil sa larawang kumakalat sa social media kung saan kasama ni Seth ang pamilya ni Francine. May mga dumidepensa naman kay Seth at nagsabing hindi naman daw masama kung dalawin niya si Francine sa kanilang bahay lalo na't magkaibigan naman sila. Mas lalo pang uminit ang intriga dahil sa TikTok video ni Andrea noong January 13, 2022 kung saan nagbahagi siya ng kanta para sa mga brokenhearted. Ito ay ang awiting Lose You to Love Me ni Selena Gomez na may caption na "Kagigising ko lang. I gave my all and they all know it. You turned me down and now it's showing. In 2 months, you replaced us. Like it was easy, made me think I deserved it." Ayon sa lyrics ng song na damang-dama ni Andrea. Nakalagdag pa dito ang ipinost ni Andrea sa kanyang Instagram story na tila may hugot. Ito ay ang masakit na awiting Paano ni Zach Tabudlo. Binara naman ni Andrea ang isang netizen na nagkomento ng usap muna bago drama sis sa kanyang TikTok video. Anya ng aktres, "Ikaw na chismosa ka, huwag kang umasta na parang alam mo lahat at alam mo kung bakit ako nagdadrama. Yan ang problema sa inyong mga chismosa eh.
hindi rin nakaligtas sa netizens na hindi na nakafollow si Andrea sa Instagram ni Francine. At matapos ng ilang oras, muling nakafollow na ito kay Francine, ngunit ang muling tingnan ng mga mausisang netizens ay makikitang pareho na silang hindi nakafollow sa isa't isa. Sa tingin ng iba, ay binak ni Andrea si Francine para magmukhang naka-unfollow sa kanya si Francine. Hati naman ang opinion ng netizens. May mga nagtatanggol sa dipagpatong ni Francine sa mga parinig ni Andrea at may iba naman na naintindihan nila ang pinagdadaanan ni Andrea dahil nasaktan ito. Lalo pa at pakiramdam nito ay parang trinador siya. Sa kabila ng intrigang kinakaharap, nanatiling tahimik ang parehong kampo din na Seth at Francine. At patuloy naman sa pag-promote si Andrea sa digital series nila ni Seth na Saying Goodbye. Hindi man alam kung ano ang tunay na nangyayari sa ngayon, padiguradong isa sa kinababahala ng ilang netizens at mga tagahanga ng The Gold Squad ay kung ano na nga ba ang estado ng pagkakaibigan ni na Seth, Kyle, Francine at Andrea. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!